maninda na yan akong maningin. Paano gaya-gaya ka? Hindi ako gumagaya. Natural lang na magminda ako. Gusto ko kasi kumakina. Ayos ka. Linta. Ganda mo. Ganda mo. So ang sinasabi mo dito, Marlene, si Kathy talaga ang hindi marunong umintindi. Paano ka ba niya siningil doon sa inutang mong ulam? Una, paano lang siya? Sige, puro sige. Tapos ang ayoko lang, ma'am, yung malalaman ko lang sa kanya, sinasabihan niya ako pag nakatalikod ako ng balasubas daw ako. Natulala ng ayoko. Binigay ko naman sa iyo na. Magkano nga ang naging utang ni Ate Marlene? Para 110. Ilang araw bago niya, o ilang linggo? May higit pa isang linggo, may higit dalawang linggo. Bukod pa nandun sa may palugit na binigay ko, ah. Bukod pa dun sa may dapat linggo singilan. Kasi ma'am, hindi ako, madalas hindi ako naniningil ng linggo. Kung hindi po ako makapunta niyan, talaga lunis na po ako nagpapaabot at hindi ako naniningil ng maaga. Oh, ayos-ayos ng harap mo sa akin pag nakatalikod ako, ganun na lang sinasabi mo? Ba't hindi mo sa akin sabihin ang daratyahan? Hindi ko sinasabi na wala kong sinasabi, hindi ka pa nagbabayad. Dr. Camille, bakit ho ba may mga taong nababansagan na para bang sila ay nang iinis? Sabihin na natin sa isang kompetisyon, hindi talaga maaalis na nagkakaroon ng inggitan dahil ang unang-una, pag nagkaroon ng kompetisyon, threatened ka eh. So, ang pamamaraan ng iba, imbis na improvein ang kanilang serbisyo o yung kalidad ng kanilang produkto, eh, manginis. Tactics yan eh. Hindi maaalis na eventually magkakaroon kayo ng kompetensya. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng kompetensya, kayo na mismo ang dapat gumawa ng paraan para sa ganon, eh ma-improve yung sabihin niyo yung mga produkto nyo. Pag sinabi nyo ganito, hayaan nyo. Kung ito, binibenta ni Aling Inday ng 100 piso, tapos sasabihin nyo bakit siya mas mababa ang benta. Alamin nyo, hindi nyo dapat gawa ng paraan na talagang susugurin mo, hoy, bakit parehas sa tayo ng tinitinda? Eh, mas mura sa inyo. Kayo mismo gagawa at gagawa ng paraan na ang mga customers mo hindi aalis sa inyo. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Hans, huling pagkakataon na para sa mga sausawero at sausawera, matapos silang marinig ang kanilang mga kwento, aba, kanino ba sila mas pumapabor? Okay, mga kapatid, narinig na natin ang iba't ibang parte ng issue na tinatalakay natin ngayon. Ako, basta nai-impress ako sa lahat ng ating mga bisita dahil mga babae sila na nagsisipag at nagninegosyo. Pero kayo, kailangan yung pumili. Pula ba tayo o puti? Go, go, go! Siyang Ami! Pagkatapos ng ating mga narinig na paratang at batuhan ng mga akusasyon, sa second round, mukha nga medyo mas dumami ang nakikisimpatya at naniniwala sa kwento ni Aling Kathy. Salamat sa iyo, kapatid na Hans. At oras na po para makasama natin ang ating trio tagapayo para po sa isang counseling. Kasama po si na Aling Inday, Aling Kathy, ganun din si Aling Linda at si Aling Marlene. Sana po ay makatulong ang kanilang mga payo sa ating mga bisita at malalaman po natin ang lahat ng yan. Ang magiging resulta po sa pagbabalik ng Face to Face. Face to Face! Ang mga problema! Face to Face! Kapag tayo sumasama, kapag masama ang loob. Pero kapag hindi masama ang loob at nagkakaintindihan, nagkakunawan, bumabait talaga ang tao. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na hindi totoo lahat ng naririnig niya. Na lahat yun ay maaaring gawa-gawa lang kung sino gusto mag-ano sa amin, manira sa amin. Wala akong katotohanan na sinisiraan ko siya. Ami Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prints, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems, Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition, F101 Direct Sales Apparel and Shoes, Cafe Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa, Zagu, PB Stuffed Bread, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Ang negosyo mas lalong lumalago sa pamamagitan ng pagkikisa. Pero nagka-problem lang sa akin. Lang po, pati kasi sinisiraan niya ako kasi kaya nagalit po ako. Yun nga lang,
dala ka na lang sa ganyan. Parang ako na high blood ako. Kaya ang problema nga nasa kanya, ang problema. Lagi na ako sinisilip, kaya sinisilap ako siya, hindi totoo yun lang. Kaya nga, kung hindi kayo pumapatol, ay magkapatawaran kayo. As simple na lang. Wala kayo, alam ko. Gayahan ng paninda, agawan ng suki at sulutan ng customer na nauwi po sa pagharap ng face-to-face ni Aling Inday at Ate Cathy. At gaya-gaya nga daw itong si Cathy, sabi ni Aling Inday, dahil lahat na lang ng kanyang paninda ay ginaya po nito at ikinakalat pa raw ni Cathy na kulang ang timbang at mahal at luma na ang mga paninda naman ni Ate Inday. Mga dahilan po para magalit ng gusto si Aling Inday naman kay Ate Cathy. Pero matapos ang naging counseling sa inyo ng ating trio tagapayo, mahalaga pa rin po sa amin na pakinggan ninyo ang sasabihin nila. Sa punto pong ito, sana po makatulong ito sa inyo. At simulan po natin kay Attorney Ong Pe. Maganda po ang kompetisyon, lalo na para sa ekonomiya natin. Maganda yung ginagawa nyo, nagtatrabaho kayo, nagsisikap kayo, nagninegosyo kayo para sa mga pamilya nyo. Yan po, negosyo lang. Huwag nating paabutin sa punto na magkakaalitan tayo at pe-personalin natin. Ang gawin natin, hanap buhay lang. Huwag tayong makinig sa sabi-sabi, huwag tayong manira ng iba, lalo na yung negosyo nyo, pagkain. Kailangan po lang ng tao lagi, so hindi po tayo kailangan mag-agawan. Lawakan po natin yung paunawa natin sa isa't isa. Maraming pong salamat, Attorney Vanessa Joy Ong Pe. Dr. Camille? Talagang meron pong kompetisyon. At dapat po, alam niyo po kung paano natin kikilitiin ang ating mga mamimili na mabibenta natin yung ating mga produkto na mabilis. Hindi po pandaraya ang sagot para kayo ho ay magkaroon ng maraming customers. Kaya po nagkakaroon ng sabihin na natin mga following kayo o loyal lang inyong mga consumers kasi po nakikita po yung serbisyo niyong maganda at kalidad ng inyong mga produkto. Always serve with a smile. Alam niyo kung maganda po ang inyong pananaw at palagi kayo nakakangiti sa customers, yung pong mga customers niyo, talagang bibili po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Jerry? Kanina meron narinig ang mga masamang espiritong dumarating dahil sa kulam at alam nating mga ganitong bagay ay dumarating dahil masama ang loob. At ang tao'y sumasama kapag masama ang loob. Pero kapag hindi masama ang loob at nagkakaintindihan at nagkakunawan, bumabait talaga ang tao. Lalo-lalo pag nagsisimulan magpatawad, lalo pag nagsisimulan, uy, mag-unawaan na tayo, tambungan yan ay lalong pagpapala. Pero kapag ikaw ay puno ka rin ng galit, yun ang nagiging bukas, ay isang bukasan para makapasok talaga yung mga masasamang espiritu. At talaga nagiging masama ang loob at kitang-kita ang bunga ng kasama ng loob.